Magandang umaga mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, ay sasagutin ko muli ang katanungan ng isa nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, tulungan mo naman ako. Ilang derby na ang sinalihan ko at palagi akong nagbabayad ng bad weight. Nasabihan ako na dapat daw ang bawas ay 80 grams sa aking mga manok. Pero ubos na halos lagi ang aking pampusta sapagkat ibinabayad ko kalimitan sa bad weight. Ano ang dapat kong gawin? Mga kasabong, napakarami kong kilalang mga magsasabong na ganyan din ang problema tuwi na lamang sila ay lalaban sa mga derby. Kalimitan kasi mga kasabong, yan ang paniniwala ng iba na pag malaki ang ibinawa sa inyong mga manok sa timbang, ay malaki ang inyong magiging manok sa oras ng laban. That is partly true. Pero gawin mo ito kasabong at sinisigurado ko hindi ka magbabayad ng bad weight at hindi ka rin luging-lugi sa iyong laban. Number one mga kasabong, of course, yung obvious muna. Yung iyong timbangan kinakailangan, calibrated yan o eksakto sa timbangan ng sabungan na iyong nilalabanan. Marami kasi tayong mga ginagamit na mga timbangan na hindi maayos o hindi maganda ang kanilang brand, no? Ako personally mga kasabong, ang ginagamit ko lang na timbangan ay walang iba kung hindi yung Japanese made na Tanita weighing scales. Pero marami rin namang maayos na weighing scales. Ang mahalaga ay inyong i-calibrate yan sa timbangan ng inyong nilalabanan, kalimitan na sabungan. Kasi mga kasabong, yung diferensyang 10 to 15 grams ay malaki pagdating sa submission sa mga derbies, no? So, kung meron niyang depresa na 10 to 15 grams, malaki ang chance na mababad weight ka, kasabong. So, number one, i-calibrate ang iyong timbangan. Pangalawa, mga kasabong, iwasan ang sobra-sobrang laki ng bawas sa inyong mga manok pagdating sa kanilang timbang. Kanina, ang sabi ng ating kasabong, nagbabawas siya ng 80 gramo. In my honest opinion, mga kasabong, pansinin nyo ito. Kahit sa hackpipe, mga kasabong, hindi ba, hindi nyo naman alam kung ano ang eksaktong timbang ng inyong nakakalaban. Minsan nga sa hackpipe, lumalaban ka ng medyo mas malaki pa ang itsura ng kalaban mong manok. Ngayon sa derby, mga kasabong, para sa akin, kung ang diferensya rin lamang is between 10, 20, or even 30 grams, hindi yan masyadong malaking factor pagdating sa labanan. As long as maayos ka naman magmanok at may abilidad at maayos ang pagkakakondisyon ng inyong mga manok. Ang masama mga kasabong ay kung unugali mo na magbawas ng ganyang kalaking timbang, yung iba 80, yung iba nga 100 grams. Ang problema dyan mga kasabong, ang mga manok mo ay ilalaban mo dapat ng sobrang empty or gut empty. Ngayon, hindi lahat ng ating mga manok na isinasabong sa Pilipinas ay kaya ang ganyang klaseng gutom. So yung ibang mga manok, pag nasobrahan ng gutom dahil ini-empty mo at hinahabol mo yung timbang, hindi pa nga lalaban yung ibang manok. O kaya, hindi na maganda ang kanilang galaw, nagpapanik na sila kasi gutom na sila. So ngayon, yung iba, napipilitan na lamang na magbayad ng bad weight kesa naman ang kanilang mga manok ay magwala sa gutom. Ngayon mga kasabong, may iwasan mo ang ganyang klaseng problema kung hindi ka naman OA sa pagbabawas ng timbang sa iyong manok pag submission na. Ako mga kasabong, personally, ang ibinabawas ko is between 50 to 60 grams. Naka-factor na dyan yung give and take na ibinibigay ng sabungan sa kanilang mga derbies. Usually, di ba? Pagka stags, 35 grams. Pagka cocks, 30 grams. Yan ang mga usual give and take. Naka-factor na din dyan yung tinatawag na normal drop-in weight o yung timbang na nababawas sa inyong mga manok sa araw ng laban pag hindi sila masyado pinakain at hindi na binibigyan ng tubig. So mga kasabong, between 50 to 60 grams is already safe kung hindi ka naman nagpapakain na ng masyadong marami sa iyong manok sa araw ng laban. Pangatlong factor mga kasabong, mag-ingat kayo sa malaking pagbabawas ng timbang lalong-lalo na kung maulan ang panahon. Bakit? Kasi mga kasabong, ang ating mga manok, pag masama o maulan ang panahon, maliit lamang ang mawawalang timbang dyan, lalong-lalo na
kung non-air-conditioned cockhouse ang iyong ginagamit sa araw ng derby. Siyempre, pag maulan, mabagal silang tumunaw at nag-a-absorb sila ng humidity or moisture sa kanilang kapaligiran at mabagal silang tumunaw. Ang mangyayari, mabagal din silang mabawasan ng timbang. Kaya pag nalakihan mo ang binawas na timbang sa iyong manok sa submission at biglang umulan, malamang mababadweight ka at magbabayad ka naman ng libo-libo as penalty. So ulitin ko mga kasabong ha, para hindi na kayo palaging nababadweight, sayang ang pera. Number one, huwag masyadong OA sa pagbabawas ng timbang sa mga manok. I-calibrate ang inyong mga timbangan at iwasan ang malaking pagbabawas pag masama ang panahon. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Inaanyayahan ko ulit kayong mga kasabong sa aking online masterclass, 12 hours of everything that you need to know, from breeding, rearing, maintenance, selection, preconditioning, conditioning, pointing, gaffing, up to troubleshooting. Sa madaling salita, lahat ng kailangan mong malaman para ikaw ay maging kampyon ay matututunan mo sa online masterclass. Cutting Edge, number 1.